while we are still here in this world in our journey. If we don't take care, there's a danger to go astray. May we never forget our true home and destination. The holy city promised to his nation. The different organizations in CFO have a mission. How should you travel in this world? You might travel along the wrong path. Change your way, here is where you'll stay. With true fellowship and all of our activities we have, be happy and glad with holiness you stand. With all fervor we stand in unity. CFO and the INC, the Christian Family Organization, the Active Together INC Forever. The Christian Family Organization, the Active Together INC Forever. CFO, 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 CFO. CFO, CFO. With true fellowship and all of our activities we have, be happy and glad with holiness you stand. With all fervor we stand in unity. CFO in the INC, the Christian Family Organization, the Active Together INC Forever. The Christian Family Organization, the Active Together INC Forever. CFO, 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 CFO. Welcome to another episode of CFO News. I'm Sister El Rumpilio, together with Brother Haji Rieta from our satellite studio in United Arab Emirates. Amidst tragedies and calamities, members of the Christian Family Organizations worldwide continue to find strength and hope in the helpful activities launched by the church administration. Yes, they do. In fact, CFO News does not run out of inspiring reports from different districts where they remain positive in the midst of all this crisis. Mm-hmm.
Kiriwa members learned the art of pasta making in the district of Southern Europe. The Kiriwa organization distributed some school supplies and face shields in the district of Bulacan South. Married couples learn about food preservation in a seminar in the district of Palawan North. Brethren in the district of Isabela South participate in a blood donation activity. Inspired further when CFO News returns. We're back. Here's Brother Haji Rieta for CFO News Abroad. Brother Haji. Thank you, Sister Ella. Kiriwa members in the District of Southern Europe learned to make Italian pasta. Sister Nicole Constantino reports. Amidst the pandemic, the Kiriwa members in the Ecclesiastical District of Southern Europe spend their time in a productive way, especially in actively participating in the activities launched by the church administration. Through the guidance of the Kiriwa officers, the Kiriwa members from the local congregation of Roma Est, Ecclesiastical District of Southern Europe, gathered online and they held a virtual activity related to cooking, the Italian pasta making. They happily showcased their skills in cooking and shared some authentic recipes of the most savory and famous Italian pasta dishes. The Kiriwa members in the local congregation of Roma Est fully enjoyed the company of one another. Thanks to this kind of activity, they had the opportunity to improve their culinary skills. Layunin po na aktibidad na ito na patuloy po pong mapasigla ang mga nasa kapisan ng Kiriwa. Patuloy pa na mahikayat ang bawat kaanib na makipagkaisa po sa mga aktibidad sa loob ng banal na iglesia, lalo na sa panahon ngayon na kahit na may pandemya, patuloy pa rin tayo sa pagsasagawa ng mga aktibidad na makakatulong para sa mga kapatid. The brethren in the District of Southern Europe are truly thankful to the Church Administration, particularly to the Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, for activities like this that strengthen the bond of the Kiriwa organization and edify their faith. They said that they will continue to be united with all the activities in the Church of Christ and that they will continue to put their hope in the grace that will be theirs. Ringraziamo con tutto il nostro cuore il fratello Eduardo V. Manalo perché nonostante la situazione che stiamo vivendo, nonostante la pandemia in questo mondo che si sta ancora aggravando, si sta diffondendo, continua a promuovere questo tipo di attività che sono la nostra ispirazione per poter continuare a servire e a lodare il nostro Signore Dio. From Rome, Italy, I am Sister Nicole Constantino for the Iglesia ni Cristo News Network. One of the Buklud officers in the District of Hong Kong shared his knowledge regarding entrepreneurial skills in an online business seminar. Sister Joanne Advincula tells us more. The Buklud organization in the Ecclesiastical District of Hong Kong successfully held an online business seminar to help our brethren learn about how to start a business. Brother Noel de Guzman, an artist, entrepreneur, and the District Buklud president, was the speaker of the said online seminar. With the guidance of Brother Jonathan Hobe, Minister of the Gospel and the Christian Family Organization Overseer of the District. In this seminar, Brother Noel shared a lot of very informative and useful tips for starting a business, from choosing a good business name to planning strategically. The brethren indeed learned a lot from this seminar. The Buklud members are very thankful for this activity as they were taught to what to do in starting a business. So when the time comes that they will be going back home to the Philippines for good, they will be ready to start a business together with their family. The seminar aims to inform and inspire the brethren on entrepreneurship.
as most of the brethren in this district are breadwinners, and with the current business climate of job uncertainty, we are preparing them to find alternative ways to earn an additional income. This will also prepare them to become financially independent, thus making it easier for them to return to their homeland and to be with their family. We would like to thank the church administration for granting us approval to launch and implement this worthwhile activity. Working in a foreign land truly makes a lot of courage and sacrifices, which is what most of brethren in Hong Kong are experiencing, as most of them are overseas Filipino workers who are taking the chances for a better life to ensure a better future for their family members. However, being away from their loved one means enduring homesickness. So they are incredibly grateful that the church administration never ceases to help all the members inside the church through various church activities such as this, to guide us in our daily living and planning for the future. Marami po kaming natutunan kung paano po kami mag-umpisa ng simpleng negosyo para po magkaroon po kami ng karagdagang pagkakakitaan pagdating po ng panahon. Malaki po yung naitulong po sa amin, maging alternatibo rin po sa amin pagdating po ng araw na kami po ay makakauwi na rin sa sariling bansa po. Ito ay malaking tulong dahil sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ng pandemya, ay kailangan magkaroon tayo ng extra na pagkakitaan. Most especially, brethren are always reminded that the best way to start planning ahead is to ask for guidance from our Almighty God, as it is He who knows what's best for us. From the District of Hong Kong, I'm Sister Janet Bincula for Iglesia Ni Cristo News Network. New officers took their oath through a special gathering held in the District of Alaska. Here, Sister Leslie Evangelista for further details. In line with the goal of our Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, to add officers in the church, the Ecclesiastical District of Alaska held a special gathering of officers and an oath-taking of the new officers in the different congregations. Although the brethren are separated physically due to the current situation, they were able to gather via live video conferencing to participate and to be a part of this special event. The gathering was led by Brother Pedro de la Cruz Jr., the District Minister here in Alaska. He emphasized in the homily that the way which God adds officers into the church is through the church administration for the edification of the brethren. He also reminded all brethren about the commandment of God, especially for the youth, to respect and to obey their parents in the Lord, because this is the first commandment with a promise that all may go well with them in their life. Everyone in attendance became stronger in their faith and more inspired to uphold their divine election as members of the Church of Christ. After the study of God's words, the oath-taking of the new officers was led by Brother Chodorico Sampson Jr., the Assistant District Minister of the District of Alaska. Whatever the condition of the world may be, the brethren here in the Ecclesiastical District of Alaska proved once more that they are united firmly with the church administration. The activities and events that the church launches are always important in strengthening the brethren in their faith. The gathering was special to me because I was able to take oath for local secretary. Even though we are not able to see each other face to face, I was so happy to see all the brethren join together for this activity. Special gathering is important for brethren to join so that they may know the will of God, why He placed officers inside the church. This is to strengthen and edify the faith of the brethren so that they will be worthy of receiving the promised salvation on the day of judgment. From Anchorage, Alaska, I am Sister Leslie Evangelista for the Iglesia Ni Cristo News Network. Back to you, Sister Ella, for activities in the Philippines. Thank you so much, Brother Haji. In the district of Central, we'll get to know more how the struggles of members of the Christian Society for the Deaf, or CSD, made each one of them stronger and more faithful. In my experience, it's hard to look for friends for hearing people can't understand me. I also experience being persecuted and vilified. It's hurtful to me, to deaf people, and sometimes to my family and relatives. Life is very hard being deaf. Sister Wendy Cayan from the local congregation of Tagumpay Uno, Ecclesiastical District of Central, is among those who have experienced mistreatment because of being deaf.
I can do things that normal people can do, except that I can't hear. I have the true faith that other people don't have. Sister Wendy remains positive despite her condition, which is also the reason why she became closer to the Almighty God. Ako po ay nagpapasalamat ng napakarami sa Panginoong Diyos sapagkat binayaan kami ng anak na kahit na sa kalagayan F, ay hindi niya pinabayaan ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Her life does not stop here because the teachings of the Lord God serve as her guide in facing the trials in this world. It is my duty to serve God, to worship, and to give offerings, and to invite deaf people to join the Church of Christ. Sister Wendy is so thankful for the church administration for establishing the Christian Society for the Deaf, wherein she feels the love and concern of the church administration for deaf members. As a CSD member, I feel the love of Brother Eduardo V. Manalo. Salamat po sa Panginoong Diyos dahil naglagay siya ng pamamahala na pagmahal, mapagmalasakit, at patuloy na sinusuportahan ng mga kapatid na deaf sa pamamagitan ng CSD. My message to all the deaf people is don't lose hope. We are inviting you to join the Church of Christ. There are a lot of things that we can get from sign language. We can know the truth about the true God. From Quezon City, I'm Brother Misael Dunca for the Iglesia Ni Cristo News Network. Stay tuned, CFO News will be right back. Kapag INC student ka, CBI ka. Nagbabalik po ang CFO News. Nagsagawa ng lingap sa mamamayan ang mga kabilang sa kapisan ng Kadiwa sa distrito ng Bulacan South sa isa sa mga paaralan sa kanilang lugar. Namahagi sila ng mga band paper at face shields para sa kapakanan ng mga guro at mga mag-aaral. Magbabalita sa kapatid na Elena Molit. Maraming salamat po kapatid na Ella. Ngayong ipinatutupad ang new normal sa edukasyon, paano nga ba ito natutugunan ng mga guro? Isa ang St. Mary Village Elementary School na pampublikong paaralan dito sa bayan ng Santa Maria, Bulacan at maraming bilang ng mag-aaral dito ang walang access sa internet. Upang makatulong sa magigiting ng mga guro ay nagkaisa ang mga may tungkulin sa kapisan ng Kadiwa ng distrito sa pangunguna ng tagapangasiwa ng distrito ang kapatid na Alan Kiambao at pagpatnubay ng ministrong katiwala sa mga kapisan ng pansambahayan ng distrito ang kapatid na Albert Gatus na kapagsagawa ng Kadiwa Cares dito sa distrito ng Bulacan South. Layunin po ng nasabing aktibidad at bigyang tugay po ang mga guro na patuloy at walang sawa na nagiging katuwang para hubugin kaisipan ng mga kabataan at higit sa lahat matuuan sila na maging mabuting mamamayan sa hinaharap ng ating pong lingkungan. Ito ay kaugnay rin ng pagdiriwang ng 47th anibersaryo ng kapisan ng Kadiwa at pakikiisa sa proyektong Make Kindness Contagious. Isang karangalan para sa amin, lalo sa amin na punong duro ng paaralan ito sapagkat talagang napapanuhon yung ginawa natin ngayon. Una-una, kailangan ng mga paaralan, yung mga binibiring tulong. At natutuwa kami sapagkat may mga tao katulad ninyo na may buong puso at mababa ang loob na talagang tumutulong sa mga pangangailangan ng ating mga paaralan.
sa isinagawang Kadiwa Cares ay namahagi sa mga guro ng St. Mary Village Elementary School ng mga bond paper na magagamit nila na pagpiprinta ng mga learning materials, nagbigay rin ng mga face shield na magagamit ng mga guro sa kanilang pakikisalamuha sa mga magulang tuwing ipamamahagi ang mga module, gayon din ay pagsunod sa mga health protocols at higit sa lahat ay namahagi ang mga kapatid nating Kadiwa ng babasahing pasugo upang hindi lamang material na bagay ang mapakinabangan kundi ang mga aral na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa Bulacan South, ako po si kapatid na Elena Molit para sa Iglesia ni Cristo News Network. Alamin naman natin kung ano ang mga dapat gawin upang magkaroon ng healthy lifestyle sa panahong ito ng pandemya sa isinagawang seminar sa distrito ng Quezon. Si kapatid na Russell Capilli para sa iba pang mga detalye. Isa sa itinuturing na kayamanan ng tao ay ang pagkakaroon ng masigla at malusog na pangangatawan. Ito ang dahilan kaya sinasabi ng marami na health is wealth. Subalit dahil siguro sa pagiging abala ng ilan o maaring dahil sa kanilang lifestyle ay hindi na nila magawa ang magkaroon ng proper diet na kapag nagpatuloy ay siyang magiging sanhi ng pagkakaroon nila ng iba't ibang uri ng karamdaman. What we eat is what we are. Ito ang isa sa naging tema sa isinagawang Healthy Lifestyle Webinar dito sa Distrito Eklesiastiko ng Quezon na pinangunahan ng mga kapatid na kabilang sa Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS sa pangunguna ni kapatid na Johannes Briones. Ang mga pangunahing mga dapat gawin para mananatili pong malusog at malakas ang ating pangangatawang laman ay una po ay pagkain ng tama, mataas ang nutrisyon, matulad po ng lagi natin ginagawa, yung madaming pag-inom po natin ng tubig, na kanina nga po sa ating lektura ay 10 baso, huwag pong kakalimutan mag-ehersisyo, isa pa rin po dapat natin gawin ay matulog ng tamang oras na sinasabi po ay 8 oras sa loob po ng isang araw. Malinaw na naunawaan ng mga dumalo sa nasabing webinar ang kahalagahan ng wastong pagkain ng masustansyang pagkain na ang karamihan sa mga ito ay matatagpuan din natin sa ating gulayan sa bakuran. Napakahalaga po ng mga kaalamang ating natutuhan na ang kailangan lamang ay isagawa po natin ito para lang sa gayon ay maingatan natin ang ating mga katawang laman na siya nating ginagamit sa ating mga paglilingkod at sa pagluwalhati po sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang pagkakaroon ng masigla at malakas na pangangatawan ay makikita rin sa masiglang pagtugon ng mga kapatid sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala sa loob ng iglesia. Sa pamumuno po ng ating tagapamahalang pagkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay maturuan pa tayo ng kalooban ng Diyos at ng mga napapanahong kaalaman na may malaking kinalaman po sa ikatutupad natin ng ating mga pananagutan. Loobin nawa ng Panginoon Diyos na lahat po tayo ay mamalagi sa biyaya at pagkalinga ng ating Panginoon Diyos. Mula po rito sa Lucena City, Quezon, ako po si kapatid na Russell Capilli para sa Iglesia ni Cristo News Network. Natutuhan ng mga nasa kapisan ng Buklod ang pamamaraan ng food preservation sa isinagawang seminar sa distrito ng Palawan North. Narito ang report ni kapatid na Zandra Saul. Malaking tulong sa bawat pamilya kung matututunan nila ang tamang paraan ng pag-iimbak ng pagkain. Lalo na't mas madalas, kaysa sa mga nakaraan ay nagaganap ang mga kalamidad sa panahon natin. Isa sa mga dapat na isigurado ay ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain. Sa pangunguna ng kapisan ng Buklod ay isinagawa ang Food Preservation Seminar dito sa distrito ng Palawan North. Sa pangunguna ng ating mga may tungkulin sa Buklod ng ating distrito na talagang napakasigasig po nila, agad-agad po silang nagpatawag ng pagpupulong para po pag-usapan at iplano po ang mga gawain na ipinanukala ng ating kapatid na Eduardo Manalo. Through online ay isinagawa ang aktibidad na ito upang pakinabangan ng mas maraming kapatid sa distrito.
na mahagi din ng mga gabay sa lahat ng lokal upang may sagawa ang mga follow-up activities upang matiyak na pakikinabangan ng mga sambahayan ang aktibidad na ito. Muli po ay nagpapaabot kami ng aming pasasalamat sa ating mahal na kapatid na Eduardo V. Manalo, ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, at sa kapatid na Angelo Eranio Manalo na siyang tagapag-ugnay ng mga kapisanang pangsambahayan. Ang layunin po ng aktibidad na ito ay para po makatulong sa mga kapatid, hindi lamang po sa personal nilang consumption, sa pang-araw-araw po nilang pamumuhay, kundi maging maaaring dagdag pagkakakitaan po nila. Nagpapasalamat po kami sa ating pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at sa tagapag-ugnay po ng mga kapisanang pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, sapagkat napakaaga po nila para po tugunan ang pangangailangan po ng mga kapatid sa iglesia. Pangunahin na po na kanilang tinutugunan ay ang espiritual na aspeto ng buhay ng mga kapatid. Ang layunin po ng pamamahala ay para lalo na turuan ang mga kapatid na ilagak po ang kanilang pagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, ay muling naramdaman ng mga kapatid dito sa distrito ng Palawan North ang malaking pagmamalasakit ng pamamahala sa kanila. Mula po sa Puerto Princesa City, ako po si kapatid na Zandra Saul para sa Iglesia ni Cristo News Network. Pagmamalasakit sa kapwa ang nag-udyok sa mga kapatid sa distrito ng Isabela South upang magsagawa ng blood donation. Saksihan ang kanilang pakikipagkaisa sa report ni kapatid na Nico Concepcion. Sa panahong ito ng pandemya, ay mahalaga na may pakita ang pagtutulungan at pagmamalasakitan sa kapwa. Ito ang damdamin na umiral sa mga kapatid sa distrito ng Isabela South para isagawa ang blood donation activity sa covered court ng Ramos East, San Isidro, Isabela. Nung narinig ko po na meron pong ganitong aktibidad, blood donation dito sa ating distrito, tuwang-tuwa po ako at nagpalista po ako agad para mag-donate po ng dugo para makatulong din po sa mga nangangailangan ng dugo, lalong-lalo na po sa panahon ngayon na pandemic. Ang ganitong mga aktibidad po na inilulunsad sa loob ng Iglesia ni Cristo ay masayang dinadaluhan ng mga kapatid mula po sa iba't ibang lokal ng distrito ng Isabela South ay nagtungo po sa dakong ito para makipagkaisa sa pamamahala. Ang mga kapatid ay sumunod sa pinatutupad na health protocols sangayon sa ipinatutupad ng pamahalaan. Bukod dito ay nagkaroon din ng pamamahagi ng face mask at face shield upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga kapatid. Nagpapasalamat po kami ng marami sa ating namamahala, sa kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pamamagitan po ng tagapag-ugnay ng kapisanang pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, sa paglulunsad po ng ganitong mga aktibidad sa loob ng iglesia. Nangangako naman ang mga kapatid sa ating tagapamahalang pangkalahatan na sila ay mamamalaging kaisa anuman ang sitwasyon ng mundo. Mula po rito sa San Isidro, Isabela, ako po si kapatid na Nico Concepcion para sa Iglesia ni Cristo News Network. Hindi pinababayaan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang pangangailangan ng mga kabataan sa edukasyon. Katunayan, nagsagawa ng graduation ang mga nakapagtapos sa Summer Pre-Kindergarten Program sa distrito ng Rizal. Si kapatid na Lady Liorin ang magbabalita. Nagkaroon man ng malaking pagbabago sa sistema ng edukasyon dulot ng pandemya, matagumpay na naisagawa ng mga kapatid natin sa distrito ng Rizal ang programa ng New Era University na Special Pre-Kindergarten Program sa pakikipagtulungan ng mga kapisanang pansambahayan, partikular ng mga may tungkulin sa PNK o pagsamba ng kabataan. Ang distrito ng Rizal ay kaisa po sa inilunsad ng pamamahala na SPKP o Special Pre-Kindergarten Program. Katunayan po, ngayong araw ay nagsagawa po kami ng online graduation.
Ang mga kabataan po na nag-enroll sa SPKP ay nasa 120. Sila po ay tinuruan sa pamamagitan ng blended learning system, modular at online. Ang mga nanguna po dito ay ang mga may tungkulin sa pagsamba ng kabataan, teachers at para-teachers. Ang mga kabataan na kinabang ay kaanib at hindi kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isa si kapatid na Francis David sa mga magulang ng mga batang nagsipagtapos sa SPKP. Kami po ay nagpapasalamat sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa paglulunsad ng gantong klaseng proyekto, ang Special Pre-Kindergarten Program. At ito po ay malaki po ang naitulong sa aking pong anak bilang magulang, sapagkat kahit po meron pong pandemya sa buong mundo na akala po namin ay mahihirapan po, para lalo na po sa mga bagong mga mag-aaral na mga bata na magkaroon po ng bahagi sa ganito pong aktibidad, ay laking tuwa po namin sapagkat inilunsad po ang gantong aktibidad ng ating namamahala at sila po ay natuto. Ang anak ko po ay napasali sa online classes at nakakatawa po, at marami siya natutunan bukod sa gumising ng maaga, kundi siya rin po ay natuto rin magsulat, natuto na develop ang kanyang self-esteem, self-confidence, kasi alam naman po natin na pagka magkaroon po ng SPKP, ay talaga pong malaki na tutulong sa mga kabataan, hindi lang po sa mga Iglesia ni Cristo, kundi rin sa mga kababayan po natin na nais din mag-aral. Kaya ito po ay napakagandang aktibidad. May pandemya man, sa pamamagitan ng online at modular modality ay naisakatuparan ng layunin ng programang ito na maihanda ang mga kabataan sa pagpasok nila sa formal na edukasyon. Kaya labis ang pagpapasalamat sa pamamahala ng mga kapatid, maging ng mga hindi pa kaanib sa loob ng iglesia, sa patuloy nilang malasakit sa mga kabataan. Mula po rito sa distrito ng Rizal, ako po si kapatid na Lady Lyorin para sa Iglesia ni Cristo News Network. Tila hindi tumitigil bagkus ay dumarami at bumibigat pa ang mga suliranin na kinakaharap ngayon ng mga mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit dahil sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, naglagay siya ng mabisang pamamahala sa Iglesia upang masiguro na ang mga kapatid hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibayong dagat ay nararanasan ang pagkalinga at paglingap ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga aktibidad ng mga kapisanang pansambahayan. In these times, although it may be very easy to lose hope and worries and anxieties, the brethren continue to put their trust in God's love and grace. Let us not stop being united with the aims of the church administration and continue to do our devotional prayers. Samahan niyo po kaming muli bukas sa ganitong oras. Mag-subscribe sa ating YouTube channel at panoorin din ang programang ito sa INC Radio DZM 954 YouTube channel. Stay tuned for INC News Live tonight at 6. I am Brother Haji Rieta. And I am Sister El Ronquillo. And this is CFO News.